Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulundaya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunhi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Panginang Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggap ang kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ang Diyos Ama. Amen. Ang Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ginugunita natin ngayon ang pagpapakasakit ni San Juan, ang tagapagbinyag at martir. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay ng iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista ang kaniyang pagpapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kaniyang pagsisikap na sundin ang loob mong makatarungan ay amin nawang dibdibang mapanindigan
sa pananalig sa iyong aral sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, pumayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo ka matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mabuti, Jeremias, ang bawat sasabihin ko sa iyo sa lupain ito. Ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lunsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid, ako sana'y sagupin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa amog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y paglaban. Sa kuko na mababagsik, huwag mo akong pababayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula't mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapong kong iyahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpas na pagkabata, ako'y iyon tinuruan, hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Mapalad ang inuusig sa gawang usbos ng bait, pagkat may kakamping langit. Alleluia. 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit hinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagabat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kaniyang kaarawan ang kaniyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kaniyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kaniyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kaniyang sumpa na narinig ng kaniyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kaniya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman ito ng dalaga sa kaniyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kaniyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Nakalulungkot ang buhay ni Juan Bautista. Sa pamantayan ng tao, parang napakahirap isipin ang kaniyang pagkamatay. Pero sa kasaysayan ng ating pagliligtas, isa si Juan Bautista sa kauna-unahang propeta, kauna-unahang tao na kumilala sa kapangyarihan ni Kristo. Kaya kung inyong matatandaan nang bumisita si Maria sa kaniyang inang sa Elizabeth, ang sanggol sa tiyan ni Elizabeth ay nagpuri sa presensya ni Kristo. Kaya po si Juan Bautista ay hindi lamang taga-Binyag. Bukod sa pagiging martir, inihanda niya ang daraanan ng Panginoon. At bilang precursor
o nanguna na naghahanda, nangangahulugang ang kaniyang buhay ay kapareho din ng kaniyang iniyahanda. Kaya si San Juan Bautista, ang ating patron, ay namatay ng martir dahil sa katotohanan. Kung ating pagdinilaya ng mas malalim at mas malawak ang buhay ni Juan Bautista, ito ay kakain ng maraming oras at panahon. Pero pagtuunan natin ang pansin, ano ang pagkakaiba ni Juan Bautista at ni Herodes? Si Juan Bautista ay hindi natatakot na mawalan ng ulo o mawala ang kaniyang mukha sa ngalan ng katotohanan. Then and there, sasabihin niya sa mukha ng sinuman ang katotohanan ng buhay. Kaya hindi siya natakot sa harapan ni Herodes na sabihing hindi ka pwedeng makisiping sa asawa ng kapatid mo. Kaya galit na galit si Herodias. Bakit? Dahil may taong nangingialam sa kanila. At ang pakikialam ni Juan Bautista ay pagpapakilala kung ano ang totoo at tapat sa paningin ng Diyos. Ito ang katangian ng propeta. Hindi natatakot sa gitna ng panganib ninuman kahit na ang pinakamataas sa lipunan. Kaya si Herodias na pinanggagalingan ng inggit at galit sa taong itong nangingialam sa aking buhay ay naghanap ng pagkakataon upang patayin ang katotohanan. Kaya po ito ay interplay para itong laro ng mga taong ayaw tumingin sa katotohanan. Handang pumatay, handang manira ng buhay para lamang sa kanilang sariling kapakanan. At ito nga ang nangyari. The manipulator is manipulated. Nakuha niyo? Yung dating nagpapaikot sa galaw ng tao, siya ngayon ang napaikot ng iba. Si Herodias na siyang nagtakda at siyang nagbigay ng pagkakataong makuha ang kaniyang nais ay naging manipulator. Ang babaeng nagmanipula sa kamatayan ni Juan Bautista sa pamamagitan ng kaniyang anak. Kanino pa ang mga panauhing naroon, ang mga chief priests na naroroong inimbitahan ay manipulator din. Parang kung titingnan natin ang kasaysayan na iyan, naging helpless si Herod. Dahil sa kaniyang kayabangan ng pagsasalita at sa kaniyang kapangyarihan, yung mga iyon ay naging useless sa harapan ng mga manipulator. Kung ating titingnan na ang ulo ni Juan Bautista na nasa pinggan ay hindi lamang isang taong nagbigay at nabuhay para kay Kristo,
kung hindi paalaala sa ating lahat na tayo rin ay may galit sa ulong iyan. Bakit? Kasi we became manipulator ourselves. Maraming taong ayaw sa katotohanan. Ang gusto nila ay yung kanilang katotohanan. Ang gusto nila yung dapat yung akin ang papakinggan. Dapat sa akin ang tama. Walang ibang tama. Minsan, tayo rin ang nagdadala ng ulong iyan dahil ayaw natin mabuhay ayon sa diwa ng Diyos. Maraming pagkakataon na tayo'y mayabang. Maraming pagkakataon na tayo'y sinungaling. Maraming pagkakataong ayaw natin harapin ang masakit na salita ng Diyos sa ating buhay. Mas ginugusto natin ang sarili nating desisyon. Mas ginugusto natin ang sarili ng takbo ng ating buhay kesa sa takbo ng katotohanang nagmumula sa Diyos. Let us evaluate. Magnilay po tayo sa klase ng buhay na meron tayo. Baka tayo rin ay nagmamanipula ng buhay ng iba. O yung buhay nila ang nagmamanipula sa akin. Bakit hindi ako makatakas sa kahirapan? Bakit hindi ako makatakas sa sakit? Bakit hindi ako makatakas sa kasinungalingan ng iba? Manipulation po iyon. Baka ayaw mong kumawala sa kadena ng kasinungalingan dahil ayaw mong makita na mayroon ka pang pwedeng magawa sa harapan ng Diyos. Pagnilayan po natin ang ating buhay at ilapat sa buhay ni San Juan Bautista. Ano ang kaya kong ibigay sa Diyos? Ang mabuhay sa katotohanan o mabuhay sa magpapanipula ng iba? Baka mismo sarili mo, ikaw ang nagmamanipula. Ayaw mo nang papasukin ang katotohanang nagmumula sa sakripisyo, kamatayan at pag-ibig ng ating Poong Jesus Nazareno. Tingnan natin ang mas malalim ang ating buhay para makita natin na ang pagbibigay ng buhay sa Diyos kailanman ay pagbibigay ng pag-asa at ng pag-ibig. Ang sakripisyong ating ginagawa ay dapat sakripisyong hindi nagmamanipula, kung hindi sakripisyong nakabatay sa pag-ibig, sa pagsunod, at sa pagyakap sa kapangyarihan ni Kristo. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, marami ang nagpatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay. Dahil sa pagkabatid natin sa ating misyon sa mundo, ay maging mga propeta. Manalangin tayo sa ating mapagmahal na Ama na gawin tayong tapat sa ating bukasyon.
Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang simbahan naway may tapang natuparin ang kanyang propetikong misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang takot o kompromiso. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan naway magkaroon ng budhing matatag na nakabatay sa katapatan at moralidad. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang ating pamayanan naway manindigan at magsalita para sa katarungan at dignidad ng tao. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Tayo naway hindi panghinaan ang loob dahil sa mga pagsubok sa buhay, bagkus higit na maging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga ito. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway pukawin ng sigla ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Diyos naming makapangyarihan, pinagpala mo kami ng pangaral at halimbawa na si Juan Bautista. May alay nawa namin ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng aming pangangaral at buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkaloob mong ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan sa ilang at sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya'y iyong itinangi, at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nag-utos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Amen. Amen. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ng Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pag-ibig ng Diyos, sinong makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap, pakapigatian, pag-uusig, gutom o tabak, at kahit na ang kamatayan walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbinyag na si San Juan. Ipagkaloob mong sambahin namin ang inilalahad nitong buhay at igagalak namin lalo ang pagganap nito araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.